Hi guys! Welcome to my channel, Your Home Properties Within Yours. Again, this is Kay, your Bulacan Realtor. So guys, nako guys, ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Parang nakaraan lang, ang binavlog natin is New Year. Then, Valentine's. Tapos, eto nga, nakatapos na tayo ng first quarter ng 2024. Nasa second quarter na tayo ng 2024. So guys, I will give you again an update, syempre, sa ating mga beautiful project here in Bulacan, no? And one of those, syempre, is ang ating napakagandang si Idesha na affordable. Ito na talaga yung nakikita ko, guys, na sa mga medyo meticuloso, gusto nila magandang bahay, magandang subdivision o exclusive, si Idesha na talaga ang one of the most affordable dito, guys, sa San Jose del Monte, Bulacan. Syempre, guys, dito sa San Jose del Monte, alam naman natin, napakahirap na maghanap ng mga affordable na house and lot na exclusive subdivision, complete amenities. So guys, I will give you a tour here sa Idesha. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlog ko, kung saan papakilala ko sa inyo ang kanilang 2-unit model na si Sora at si Yama. Syempre, unahin natin si Yama, yung ating townhouse unit. Guys, again, pag sinabi nating townhouse, ito yung mga model unit natin na isa lang yung firewall. So, watch out din guys kasi magagawa din tayo ng ipapakita ko sa inyo guys yung mga features sa turnover and yung syempre paano yung mga pwede nyong improvement sa ating Idesha sa Yama model. So guys, dito tayo kay Yama model. Ito yung turnover unit. Ibig sabihin, yung itsura ng unit nyo kapag nilipat na sa inyo or na-turnover na sa inyo. So guys, si Idesha nga pala, open to sa bank financing tsaka pag-ibig financing. So eto guys, ang iyong turnover unit. So meron ka dyang big space para sa lawn mo, tapos or carport, ikaw bahala kung gusto mo siyang ipa-tiles. So etong turnover unit na ipapakita ko sa inyo, inner unit siya. Ibig sabihin, in between siya ng dalawang kapitbahay or two houses. So meron siyang firewall dito at may firewall din sa kabila. So yan po yung hangganan ng iyong lot. So ang lot area natin dito kay Yama model is nasa around 50 square meters and floor area niya 42 square meters. So kapag tinurn over siya guys, ganito yung itsura niya. So kayo pong bahalang magpa-tiles, mag-improve. Kayo pong bahala kung gusto niyong papalitan yung paint niya, pero painted wall na siya, ha? May white painted wall na siya and may kasama na siyang countertop para sa iyong sink, no? Then, ikaw na bahala kung gusto mo siyang palagyan pa ng tiles. Then, meron ka ding access door para sa iyong service area. Tingnan natin yung service area. So, you still have your space here, no? Para sa service area. Tapos may nakaabang ka na dyan na faucet. Ito, pwedeng gawin mong laundry area o kaya ito yung extension ng kitchen mo kung ayaw magluto. Then, ito, meron kang saksakan para sa kung gusto mo nga na laundry area lang siya, pwede naman. Tapos, ito, pwede naman ito, palagyan mo din ng space for your pag magluluto ka ng mga fry-fry na maamoy sa bahay, pwede din dito sa space na to. So, ito yung service area mo. So, akyat tayo guys para ipakita sa inyo yung ito muna, CR muna guys. Pakita ko sa inyo. Actually, yung CR nila guys, maganda din kasi kahit sabihin mong bear type, guys, ito yung dinasabing bear type, ha? Kahit sinasabi mong bear type siya, pwede na nga kasi mayroon siyang tiles na painted walls na rin siya. So, it's up to you kung gusto mo may tiles din siya dito sa gilid. So, pag ganun, mag-adjust tayo ng konti dito sa ating toilet and bowl. Kasi papatagay ka ng tiles. So, kakapal kasi yung wall natin dyan. So, eto, may space ka rin dito sa under the stairs. So, pwede ikaw gawin mong storage or dito yung iyong television. It's up to you kung paano mo siya gagawin. Ma-customize yung space niya. Then, for the stairs, guys, steel frame tayo with buhos ng cement, no? Steel frame tayo, guys, ha? Akyat tayo, guys, sa taas. And guys, so bare type, again, guys, pag sinabing bare type, hubad siya, wala siyang design. So, ito yung second floor mo. Walang partition, pero may mga nakaabang ka na ng mga connection ng kuryente. So, it's up to you how you will, parang di na may rap kung siya ilalagay. So, yung partition niya, ito siya. So, ayan din yan. So,
sa ano natin, sa dress up, makikita nyo kung paano niya hinati ni Idesha. So, sa second floor, may mga abangan ng for aircon. Butas na rin siya, guys. Maganda din kasi doon, guys. Si, yung kanyang wall is makapal. And, siyempre, kasama na rin sa turnover yung ating dito sa second floor. So, inner unit. Meron na rin dalawang sliding aluminum window dito sa second floor. Ito. Saka ito, guys. So, meron ka na abang na aircon din, no? Dito sa ating... So, itong second floor natin ni Yama Model na inner unit is pwede siya sa two-bedroom. So, may space ka sa two-bedroom. So, punta tayo, guys, dun sa ating dress-up model. Ayan, guys. So, andito naman tayo sa dressed-up model ni Yama Model. So, itong dressed-up model, nasa end unit siya, ha? Kasi baka magtaka kayo, guys. May space siya dito. So, end unit, lahat ng mga end unit may mga space siya dito. Pero, townhouse pa rin siya kasi meron nga siyang, kumbaga, sharing ka na ang firewall. So, ito, guys, yung dressed-up na. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng tiles to para, syempre, iwas ng putik. Yun. Kung hindi ka naman mahilig mag-garden, pwede nga naman kasi at least, less na sa putik, less na sa dumi, wawalisin mo na lang, okay na. Then guys, pasok tayo sa loob para makita nyo yung pwede nyong maging inspiration sa pag-design ni Yama Model. So, guys, ito yung ating Yama Model na dressed up. So, ganito yung ginawa nila. So, first, meron na tayong tiles dito. Napakagandang, elegant, and ang nature ng look niya. Then at the same time, yung ating stairs is pinalagyan na lang plywood here para covered. Then, pinaint yung ating steel frame ng stairs. Then, eto guys, ang ganda nung kanilang dining area. So, kasya siya ng four-seaters. Connecting din siya dun sa yung chair para sa yung entertainment area, receiving area ng ng yung mga bisita, yon visitors. Ito, pwede rin siya dun sa iyong kitchen. Then, ito yung iyong kitchen. So, meron ka ditong two stove na ano, electric stove. Tapos, ito yung sink mo. At dito nakalagay, guys, yung ref mo. Ang cute lang nung ginawa nila dito kasi meron kang partition nung sa ref din sa dining area. Tapos, nito, meron ka mga cabinet, ayan. So, yan. Pwede mo pwede padagdagan dyan cabinet para mas marami kang storage. Tapos tingnan natin guys yung inyong napakagandang toilet and bath. So, this is your toilet and bath sa first floor. So, nakita nyo nga, pinuno nila yung tiles hanggang taas. So, mas maganda siya, mas elegant siyang tingnan. Tapos, ito, may partition siya, may parang elevation siya dito para hindi masyadong mag-spill out yung water. So, yan, guys. Kita tayo sa second floor para makita nyo paano ginawa yung partition nila dun sa second floor. Yan, guys. Ang ganda nga dito kasi yung stairs ni Idesha, hindi siya yung alanganin na parang mapapatid kahit mga bata. So, safe siya sa mga elderly, sa bata, kasi hindi nga siya madaling makapatid. So, maganda yung steps niya. Then, guys, so this is the sample nung iyong first bedroom. So, perfect siya kung may sakang anak, so may space ka pa dito. So, eto, ginawa nilang nursery room. So, yung harapan, ito yung front part ng ani bahay mo. So, ito yung nursery room mo. So, yan. Maluwag pa talaga siya, guys. May space pa. Tapos mataas nga kasi yung ceiling. Ako, hindi ko pa na medyo kanina sa bear, dun sa bear, sa turnover unit, na mataas yung ceiling niya. Ito kasi, medyo binabaan nila yung ceiling. So, pwede mo pang palagyan ng loft nga pala to kasi yung ceiling niya mataas. So, pwede mong ipasagad yung iyong kisame. So, punta tayo sa master's bedroom. So, guys, sa master's bedroom, kasyang-kasya, double bed, spacious. Tapos, meron siyang, nilagyan nila dito na parang working desk para maluwag yung space mo. O, diba? Alam nyo, kala punta dito na nadadagan siya ng gamit. O, meron na siya ngayon na pang ano sa mukha. So, ito ang nilagyan ng tag dito, cabinet, built-in cabinet. So, this is your cabinet. So, spacious pa rin siya, guys. Sa totoo lang. Malaki pa din siya. Tapos, ayun yung aircon niya, guys. O. So, dyan nakalagay yung aircon niya.
Pero kung inner unit ka, ang aircon mo nandito sa kabilang side. So, ito, ganito yung itsura ng iyong turnover, dressed up model. So, if you're interested kay Yama Model, let's talk about the price. Ayun guys, so nagustuhan nyo ba yung ating house tour sa ating Yama Model? So, sabi ko nga sa inyo guys, si Idesha is one of the affordable house and lot here sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron siyang, ito yung nga yung isa sa mga affordable, si townhouse niya na ang total contract price natin is nasa ganyan lang. Yan guys. Yan. So, yan ang ating total contract price and syempre, ang reservation fee natin, ayan. Yan guys. And what's nice guys din kay Idesha is available siya sa bank financing tsaka pag-ibig financing. So, if you're interested, no, so ito yung pag-ibig financing natin, ito rin yung ating bank financing. Yan. So, syempre, isa pa sa maganda doon, ipopost ko din sa inyo guys after the video is yung ating mga amenities here. So, hindi ko pa lang siya mapapakita sa inyo kasi ang meron pa lang natin dito sa site natin is yung mga model unit. Pero, ayan sa screen guys, yung ating napakagagandang mga amenities dito kay Idesha, no? Na, syempre, exclusive lang yan sa mga resident ni Idesha dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, what's nice pa guys is nasa prime location ka na, San Jose del Monte, Bulacan ka na. Malapit ka sa mga schools, malapit ka sa hospitals, malapit ka sa MRT7. Sobrang lapit mo lang din sa NLEX. So, major option ka pa kung saan NLEX ka papasok. Oh, yan. So, guys, if you're interested nga kay Yama Model dito sa ating Idesha project here at San Jose del Monte, Bulacan. So, don't forget to message me on the number that you see on the screen. Don't forget to like, follow, and subscribe. Bye!